Hello guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano gamitin or paano gumawa ng account sa remotewinbox.com para gamitin sa pag-access nating Mikrotik remotely. So medyo may kaibahan to sa Tunnel Host DDNS kasi sa Tunnel Host DDNS is pwede din i-access mo din through Micmon. Pero itong remote Winbox is for Winbox lang talaga. So, wala siyang feature na pwede sa Micmon. Kaso nga lang is totally free po ang remote Winbox. So, pwede kang gumawa ng 5 router na gamitin mo sa pag-access ng iyong Mikrotik device. So, hindi natin patatagalin. Simulan natin ang paggawa or yung steps kung paano gumawa ng account. Bali, ang device ko is meron na itong configure na access via HTTP client. So, ang gagawin natin is i-remove lang muna natin to dito sa user list, sa interface, at saka dito sa firewall. So, remove lang natin ito. Then, sa user, remove din natin. So, ang gagawin natin is, open tayo ng browser. So, punta tayo sa remotewinbox.com. Then, gagawa tayo ng account. So, first name. So, ang gagamitin nating email, ito. So, paste lang muna natin ng email. So, first name is Rafael. Last name, ito. So, company, optional lang yan. So, meron na tayong email. Huwag kalimutan ang password. Password. Check lang tong I'm not a robot. So, traffic lights. Verify lang. Then, huwag kalimutan i-check ang agree sa policy and terms of service. Then, click register. Then, kailangan natin na check yung email na send ni Remote Winbox sa ating email. Bali, ito na yun. So, please click this link to activate your account. Click lang ng link. Then, go to login. Copy na, paste lang natin yung email address na ginawa natin, then yung password natin, then login. Close lang natin to. Oh, login. Ayan. So, ito na yung main dashboard ng Remote Winbox. So, para makagawa tayo ng account via HTTP na i-connect natin sa ating Mikrotik, click lang natin itong add router. Then, ito yung pag-add ng router. So, meron tayong name, router port. So, by default, yung Winbox is 8291. So, yan ang gagamitin natin. So, gamitin natin. Apply. Then, yung port 8291. So, yung port is makikita din yan natin sa
ating mikrotik. So, papakita ko sa inyo kung saan makita yan. Dito sa IP services. So, ito po yung Winbox. So, 8291. So, yan. So, balik lang muna tayo doon sa paggawa. So, select submit. So, hayaan lang natin yan. Then, click submit. Then, after natin makagawa ng routers, is lalabas itong router config. Ang gagawin natin is, kopyahin lang natin ito at paste natin dun sa Mikrotik. So, sa new terminal. Bali, ito na yung address na gagamitin natin instead of IP sa pag-connect ng ating router. So, yun, copy natin. Then, punta tayo sa Winbox. Then, right-click lang. Paste. So, may lalabas dito. Dito. At dito. Ayan. Click enter lang. Ayan. Ayan. So, kikita natin na automatic niyang nilagyan ng filter rule. So, accept. Ayan. Input. Then, remote Winbox VPN 1. So, ito yung user natin. So, action niya is accept para mag-redirect ang remote Winbox sa ating Mikrotik. So, ito na yung user na ginawa niya. Meron siyang interface via HTTP client. Ngayon, subukan naman natin na mag-connect gamit yung binigay na address ni Remote Winbox. So, ito na yung gagamitin natin na pang-connect sa ating Mikrotik device. So, kahit nasan kayo, so gamitin lang natin to. Open tayo ng Winbox, then itong address na to at yung password ng inyong Mikrotik. So, pwede na kayo makapag-access ng inyong Mikrotik. So, balik tayo dito. So, try natin kung successful ba yung connection natin. So, since dito sa ating interface, so makikita natin is enable siya at running, status is connected. So, hindi natin mag disconnect. So, instead yung IP gamitin natin is yung address na ginawa natin sa remote Winbox ang gagamitin natin. So, after nyan, so yung login credentials nyo at saka yung password. So, default lang yan. So, ang babagawin natin is yung address na binigay ni Remote Winbox. And, click connect. Yun, hintay lang natin. Yun. So, successful na na-connect tayo sa ating Mikrotik router remotely. So, via remote Winbox through HTTP connection. So, tingnan natin kung access ba natin yung PPPoE natin, PPP connection, then yung hotspot. So, yun. So, fully functional talaga siya. So, napakaganda po ng remote Winbox kasi magagamit natin siya for free. So, ngayon, subukan naman natin gamitin ito. So, kung pwede ba natin gamitin sa Krotik na Android application. So, gawin natin is kopyahin lang natin ito ulit yung remote address na binigay ni Remote Winbox. So, try natin mag-connect sa ating
Android phone. So, gamit natin yung Mikrotik application. So, instead na IP address at ang gagamitin. So, gagamitin natin yung remote address na VPN1.remote_winbox. .com 3513 3513. So subukan natin kung mag-connect ba siya sa ating router. So click connect. Yan. So pwedeng-pwede rin. So pwede natin i-remote gamit lang yung remote address na binigay ni Remote Winbox. So ito, so pwede natin gamitin sa ating Android application na Mikrotik. So balikan natin dito sa ating ginawang account. So balik tayo sa dashboard. So kung makikita natin dito, meron tayong isang connection. So ito yung ginawa natin. So status niya is online. So ibig sabihin niya connected siya sa ating Mikrotik device. So pwede tayong gumawa, I think up to 5 na free account. So after niyan is kapag lumagpas na kayo is pag meron tayong subscription na babayaran. So para mabago gumawa is balik lang, click lang ng add router ulit. At saan ba yun makikita yung configuration na kinopya natin? So dito yun sa config. So click lang to. Then kopyahin lang itong config at ang gagamitin natin na address is ito. So yun lang. So tinignan natin is napakadali lang siyang gamitin at functional talaga. So worth it siya na gamitin na pang remote access ng ating Mikrotik device. So yun lamang po. Sana meron kayong natutunan naman ngayon. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so huwag kalimutang mag-subscribe. Click lang yung subscribe button na sa baba at huwag kalimutang i-turn on yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ating upload. So yun lang po. Maraming salamat.